Ang dami ko nang dinanas ng mga karangarapan. Isa lang ang aking sinasawagan. Dahil itong kailan lang bago ako umuwi. Nawalan naman ako ng ano, nawalan naman ako ng... Na-confuse ako, hindi ko na alam kung nasaan ako o ano ginawa sa akin. Pero nagkaroon mas malay ako, pinatong kong kamay ko sa akin mong Panginoon. Nagkandong ako sa Diyos. Ang mananampalataya ay papatong niya ang kanyang kamay sa mga may sakit at ang mga may sakit ay magsisigaling. Alin ang ating talunga? Yung salita ng ating Diyos. Agad kayong kumuha. Kaya lang, mag-memorize tayo. Kung wala kayong na-memorize, wala kayo sa data. Baka dyan 360 lang lang yun, okay na rin yun. Pero sa tagal nyo ba naman sa ministry, dyan 360 na lang pa natin. Okay? Huwag naman, kailangan marami tayo alam ng mga verses na parangkat. Kasi daw yung salita ng Diyos ay parang tapa. Magkawila ang talas. Kapag ginanon mo, sigurado'ng patay. Ganon din si Satanan Diyos. Kung meron tayong alam ng salita ng Diyos, ganon lang natin. Panalo tayo. Sino man din itong mga rock badgers na ito, maliit na mga para-rapi, tumatago sila sa katangyarihanan, sa ilalim. Yan ang inihanin. Tulad ng Diyos sa anak ng Diyos na tayo ay tatago sa kamay ng ating Diyos. Talagang dadaan tayo na we will walk on rocky mountains. Kaya may inawit natin kanina na napakaganda ng awit mo atin sa itong ano, sa itong singer, di ba? Nakita ko yun eh, nakagawa mo sila. Kaya sabi ko doon sa apo ko sa Amerika, pag namatay ako, ito kakantay, magbabayo nila, at yung galing niya mag-violin, may violin pa yun eh. Naglalabas. Are you sure that you believe that the Word of God can cover you? Yes. It can give you hope? Yes. Amen. Sabi ng doktor ko dito sa St. Luke, sa dumating ako at patingin ako, you're a walking miracle. Because for most of my patients that went to what you went to, ganun na daw. Sabi, tapos na. At hindi lamang daw yung atak ko nga na. Yun yun eh. Kasi isa na lang hindi ko. Hindi mag-function yung liver ko. And di, tayo lang ng mga tao kasi meron tayo yung tinatawag na colon. Doon tayo impact yung bacteria. At yung bacteria na yung pagiging lumabas sa katawan kasi hindi nag-function yung kidney mo at saka yung liver mo, akit na sa utak mo. Pero ano nangyari? Hindi ko nga alam kung saan ang galing sa hospital. Pero, yung nagkamalay ako, katulad din ay bukab din sa maharing magiting sa lumang tipan. Kasi nagmayabang siya. Nagmayabang siya kasi magiting siyang hari. Marami siyang na-conquer. Alam niyo, nagiging hayop siya, kumain siya ng damo. But one time, his eyes were open and he looked up. He said, you are the Buddha. Na nauli yung kanyang mula. Kaya para sa atin din, magtago din tayo sa kapagyarihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Number three. Tumakot tayo naman yun. The Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. Do you see those little ponies? They are running. Why are they not running? Because there was danger. Tayo rin ang mga anak ng Diyos. Where do we run to when there is danger? Alam niyo nung unang panahon, siyempre, ano kami, encourage kami na mag-follow up. Sabi nung isang member na follow up ko, dito ako nagpasimula sa lugar na ito eh. Pa-follow up na niyo na sa beer house. Maganda rin. Puntahan niyo na sa beer house. Hindi, mag-ingat ka lang, baka ikaw ang masilo. Sabi ko, hindi, ako bala, sabi niya. Ba'y isang araw, nahuli ng misis, ano na, naka-appreciate na siya sa isang hostess. Nasilo siya. Ngayon, sa atin din, pupunta tayo sa mga ganun, pero mag-iingat tayo, baka tayo ang masilo, imbis na sila.
Amen. Tama na abutin natin sila. Pero kung tayo naman yung ma-sold out sa kanila, medyo tayo. Okay? So, the godly run into it. Why? Because there is danger. There is always danger waiting for us. They are running to their house in the rocks. Tayo rin mga Kristiyano, tatakbo rin tayo, magtatago tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. When danger is coming against us. Maraming danger sa buhay ng Kristiyano. Yung legal na gagawin, yung illegal na gagawin, legal. Okay? Okay. Number three, they enjoy partnership and share. Itong mga, ang example natin dito, itong mga low-cost. Itong mga low-cost, they always go together. They are never lone workers. They knit together and are under strict discipline. Which means tayong mga anak ng Diyos must be under strict discipline din. Meron mga tayo nakikita ang leader eh, yung pastor natin. Sila, wala sila nakikita ang pastor. Wala sila nakikita ang leader nila. But instinctively, instinctyo lang mula sa Diyos, ay nag-a-advance sila, they work together. Ang gusto rin ng Diyos, magkaisa tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Yes. Hindi lang pwede yung pastor. Sabi daw, ano, meron akong pwede dyan. Sabi ng pastor, bakit nag-resign ka ng pastor? Kasi, ano, sabi ng pastor, pagdunda ako eh. Ano, bakit iiwanan mo na yung simbahan ng pastor? Kasi because of sickness and fatigue. Bakit? Because church members were sick of me. And what I was like being the pastor. Nahirapan na yung mga tao sa akin. Ako tired na rin ako mga laga sa kanila. Alam niyo ba na pwede rin mabago ng pastor? Alam niyo ba na pwede rin magsawa yung mga tao? Pero, ang kasunod ng kwento nito, meron na isang lalaki, member ng church, na pumunta sa doktor niya, sabi ko ng doktor, sabi ko niya, bigyan mo ako nga ng gamot. Bakit? Sabi ko ng doktor, kasi kailangan ko na ano, itong gamot na ito, nininirigus kasi ako pag ako magsalita. Binigyan siya ng doktor ng gamot. After a week, bumalik siya sa doktor. Doktor, bigyan mo ako ng gamot. O, anong gamot naman ngayon? Itong gamot na ito, yung ayaw ko na yung gamot na binigay mo sa akin. Bakit? Kasi ho, ginawa niya ako friendly. Lalo silid sa lahat, yung hindi unfriendly sa church. Ayaw ko rin yung gamot na yun kasi minahal ko kahit na hindi dapat mahalin sa church. Alam niyo dito sa church, mas magaling pang mag-alaga ng talabaw. Harap mo lang yung mga nila, maghahap mo ng kakain mo. Mag-alaga ka ng tao, may hirap. Tama? Yes. Alagaan niyo yung pastor, alagaan. Kaya ng pastor, vice versa yun eh. Yes. The pastor prays for you, you pray for the pastor also. Whatever the pastor tells you to do. Oh, nakapandraising kayo isang church. Kasi bumabagsak na yung kisamin. Pagbagsak daw, sabi ko yung pinakamayaman, oh, magbibigay ko ng $5,000. Bumagsak ulit. Tama na. Dagdagan ko gagawin ko $10,000. Bumagsak ulit. Gagawin ko ng $15. Bumagsak ulit, $20. $20,000 pala. $1,000 pa usapan natin. Ngayon, sabi daw ng deacon, lakihan niyo pa ako, napalaglagan ng ano. Lakihan niyo pa, napalaglagan ng ano, ng kisamin. Ng kisamin.
para mas malaki pa yung ibibigay niya. Kailangan pa para maglagat tayo ng isawin. Mas maaala. Mariyutan mo natin, mga ibigay ng paso natin. Amen. Yes. Amen ba yun? Amen. Okay. They were under strict discipline. This is a picture of the church in the world. Our head is Christ. He is not visible. Nakatulad ng mga locos. But the locos bound themselves together. They work together. They are in partnership. Tayo may partner together serving the Lord. Yes. Kaya yung mga pastor nag-aaral ng lesson nila, yung mga seniors nag-aaral din ng mga amin nila, yung mga tumutugtog nag-aaral din ng kanilang mga tugtog. Lahat tayo, we have bound ourselves together to serve a God that we do not see. Because that God is the one blessing us. Amen. Are you sure that you love the Lord? And the last, this speaks of the spider. Alam niyo po yung spider, ano lang ginagamit nila? Kamay. Pero nakakarating sila sa palasyo. Sumasama sila kung saan si Dito. Kasi mga spider sila kaya nila yun. Which means, ano para sa atin ngayon? Para sa atin naman, ngayon, we enjoy fellowship in prayer, in worship, in suffering, and in giving and in our service. Kasi, lagi sinasabi ng ating pastor, this is a dominion. This is a kingdom. Sa kingdom, mayroong leader na hindi natin nakikita. Mabuti kung nakikita natin siya. Hindi natin nakikita ang Lord. Pero alam natin, na isang araw, you will never be able to miss coming in front of Him. At sana pagdating ng araw na yun, malinig natin sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Come now into the joy of my rest. Doon sa lapid na ng ating asawa yung nakalagay, come now into the joy of my rest. Ngayon doon sa katabi naman niya nakalagay, I need it my way. Sabi ko, kapag nagtabi ko lang kay Tuhan. Hindi ko alam kung ginawa niya sa buhay niya, bakit I need it my way. Kami nilagay namin, come now into the joy of my rest. We will be rested from our labors. Hindi na tayo doon mag prayer, worship na lang meron. Hindi na tayo magbibigay kasi doon wala naman na tayo i-build eh. Dito kasi binubuo natin yung kaharian ng Diyos. That is why we give. Amen? Yes. At nakita ko ito na when you give to God, He gives more than enough. Yes. Kasi sa paglilingkod ko sa Panginoon for 40 years, nakita ko na yung lahat ng mga nagiging tapat, ang Diyos ay higit na tapat. Amen. Meron lahat po sila. Meron yung natututo na mag-first fruit. Ano yung first fruit? Lahat ng kita niya ng January ay yung magigiling na o na nakita ngayon. Iniipon niya na ng December para ibigay niya ng January. Pero alam niyo kung nasaan siya ngayon. Nasa Amerika, binigyan siya ng Diyos ng mag-asawa na Amerikano, apat sa kwarto ang bahay. Kilala na yung aking bahay niyo yun, eh. Basta yun, ano? Lahat sila, walang na bigay sa Diyos na hindi. Kasi ang Diyos naman yung mabuti, hindi mapagsamantala. Pag sinabi niya na ito gagawin ko sa iyo, gagawin niya para sa atin. Amen. Subukan natin ang Diyos. And I pray. When you pray, I pray for my son. But before I pray for my son, I pray for another daughter.
Kaysa araw, sabi ng anak ko, basta ma, kala ko mamamatay na ako, ate. Pero, hindi pala. Kasi meron ako pinagtutukan ng prayer na anak. May isang lingkod din na naligtas, nakakilala sa Diyos at nawala sa droga. At yung ginaman ang nangyari sa anak ko, give and take ang Diyos ang tahan. Pag ka nagbigay ka, ibibigay niya talaga sa iyo. Sabi sa Bible, He is able to do exceedingly in Ephesians 3:20. That's why you have to memorize verses. You are able to do exceedingly abundantly above that which I ever can ask and hope for. Amen. Ako naglingkod ako sa Panginoon, ginibak ko yung trabaho ko. Pero alam niyo, kung hindi ko ginibak yung trabaho ko, natuturo ako nun eh. Special school. Hindi siguro ako makakapagtong sa Europe ng degree. Dinala ko ng Diyos ng degree sa Europe. May naipag-try ako na mayaman. Nag-tour sila. Circle tour, 21 days. Libre hotel, libre pamasahe, libre pagkain. Libre lahat. Hindi ko naman hiningi, ayaw ko nga sumama eh. At sabi sa akin, pag hindi lang kayo sumama, magagalit kami sa inyo. Sumama na lang ako, kahit na naman magagalit sila sa akin. Sumama na ako. Ang kauna-unahan natin, konfronto si Sister Sonia. Noong gabi na kailangan namin magkonsada, meron kami yung pinagawa na ganito lang kalaki na invitasyon. Hindi namin matubos-tubos. Umiiyak ako sa Diyos noong gabi. Nung umaga ito si Sonia, sabi niya kumaka to. Sabi na Lord, ibigay daw niya. Ibigay daw niya yun sa, para sa ministry. Hindi mo nagkamali ang Diyos. God makes no mistakes, His choice is always right. Amen? Okay, so tatandaan po natin apat na hayop na yan. Yung dagam, yung kunero, yung locos, at yung spider. At itulad natin yung ating mga sarili, gayahin natin yung kanilang mga iniugali, at sa ganon, matuwaan ito sa akin. Amen. Sabihin niyo, ang mga anak ko nakarating ng Amerika, si Esther nakarating ng Amerika, hindi dahil sa ministry, kundi dahil sa nakatravel ako ng Europe ng 21 days. Kaya nung ikuha ko sila ng visa, ang sabi ng konsul, ba't ikaw lang nagtatravel? Sasabihin ko sana eh, hindi ko naman pero yung ginamit ko eh. Meron ang video, ang Diyos may ginamit sa akin eh. Alam niyo, yung tao na yon, they became very, very rich. Kaya lang, nagka-problema dahil minsan na may fellowship na katulad nito, nag-adlib yung isang singer. Sabi ng singer, mas madali pang pumasok sa butas ng karayong ng isang kamelyo kaysa sa isang mayaman ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Nagalit siya. Sabi niya, ibig mo sabihin, hindi ako papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin. No? Ay, tinag-pwede siya. Nung mag-welcast siya, you know what happened? Because he ran away from them. Yung multimillionaire niya, he died up over. Mahirap talabanin ng Diyos. Okay? May kanya-kanyang trabaho tayo. Sila tumutukto. Sila umaawi. Kami nag-preach. Kayo naman, hindi ko alam kung ang assignment niyo eh. Dati sinasabi ng pastor dito, may kanya-kanyang assignment tayo eh. Ay, pagbutin niyo ang assignment niyo, kasi alam niyo naman, kung in-assign kayo ng Diyos sa magpastor, hindi magpastor kayo. Nararamdaman mo yun eh. Pero kung in-assign ka ng Diyos na tagabigay, kung ako lang pakipiliin, gusto ko yung tagabigay. Bakit? Kung bigyan niya ako ng 1 million, 100,000 lang yung bibigay ko, yung akin yung 900,000 eh. O, kayo nga pumili. Meron isang tao, isang lalaki, sabi ko niya, Lord, sobrang laki na itong binibigay ko ah. Sabi na, Lord, ay gusto mong lumingin. Kung gusto mong lumingin, hindi kita po na rin yung binibigay ko sa'yo. Sa akin yun eh. Diba? Mayroon din na sa'yo na
kita, huwag mo hangarin yung mas gusto ko yan ang matakal ko lang isi. Eh, kung ang boses mo, katulad ni Pastor Troy lang. At katabi mo ni Pastor Troy lang, mahahawa kayong boses eh. Hindi ko malaman kung saan galing yung boses. May assignment tayo. Pati yung assignment natin, magtapata natin. Amen. Alam niyo yung assignment niyo? Kung ako papipiliin ngayon, sasabi ko, gusto ko, ako taga-design. Kasi pag pinigyan mo ako ng 100 pesos, yung 10 pesos sa'yo, akin na lang. Hindi niyo, kung ako yung Diyos niyo, ito kabibigay yun, akin yung 90. Sa'yo yung 10. Pero kasi siya sa bait eh, iyo yung 10. Akin yung 10. Yung 90. Oh, gano'ng kabait ng Diyos? Kung magreklamo tayo, parang lumalaki na yung ano nga, yung binibigay ko ah. Sabi ng Diyos, paliitin natin. It's like that, di ba? Gusto nyo yun. Pero lahat tayo, whether you're a singer or ano, all of us, are enjoying to be to that end. Yes. Okay, amen. Natin yan ngayon, tatapusin ko na, baka ako pa pang ito. We have to accept by faith, like the spider. We are someone who will just do whatever is assigned to us. So, are you happy to serve the Lord? Yes. Sabi sa Psalms 100, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Meron daw isang bata, sabi daw niya, sabi daw na nanonood sa kanya, ano, binigyan daw siya ng tatay niya na 150. Sabi daw ng tatay niya, itong 100 bigay mo sa Lord, kung 50 sa inyo. Hindi, nag-praise daw yung pastor, tatay ng pastor. God loves a cheerful giver. Amen. Yung uwi na sila, sabi ng tatay, o kumusta naman yung ano, binigay ko sa'yo. Binigay ko po yung ano, yung 50. Bakit yung 50? Sabi ko sa'yo, bigay mo yung 100. Kasi po, hindi ako cheerful doon sa 100 eh. Cheerful ako doon sa 50. Nawasan niya pa yung kasi God loves a cheerful. Okay, amen. So are you happy that God has given us examples to follow, to look up to, pag kinagagay ng langgam, alas na, we already know what it is. Amen. Okay, let us pray. Heavenly Father, you have been faithful to us. You have loved us so much. You have cared for us. You are preparing a beautiful